Pinag-aralan ng MBI ang paghahabla ng karagdagang pangkaso laban kay Marlene Aguilar. Inibukod pa sa nakasampang obstruction of justice laban sa kanya ngayon. Paniwala po ng NBI, sila'y ipinain sa panganib ni Aguilar noong araw ng pag-aresto kay Jason Ivler. Exclusive ng Papatrol, Maan Makapagal! Nang pasukin ng NBI ang bahay ni Marlene noong Lunes, pumayag siyang libutin ng mga kwarto sa bahay. Partikular ang kwarto ng anak sa basement. Pero tuwing napapalapit daw ang NBI sa lugar na pinagtataguan ni Jason, nagagalit si Marlene. Para maliwanagan lang kayo, huwag mo silang papasukin. Manong, alam niya, sandali. Bakit yung isa may muting na? At sa ikalawang pagbaba sa basement, apat lang ang kanyang pinayagan. Minsan sinasabi ni Marlene out loud na apat lang, may mahahabang armas. So parang pinaparinig niya, parang tinetelegraph dun sa kung saan man nagtatago yung si Jason. Para sa NBI, tila naging taktika ito ni Marlene para makapanlaban ang anak. Nasa loob ako, man, wag ka dyan. Nasaan po? Nandun sa loob, Jason! Dadagdagan na ng mga kasong direct assault, attempted at frustrated murder si Ivler. At dahil kasabwat umano ang inang si Marlene, maaari siyang gawing accomplice. Kakontsaba o alam niya yung criminal design o criminal intent. Itinanggi rin ng NBI na naging marahas sila sa mag-ina. Katunayan noong kasagsagan ng putukan, naisip paraw nilang i-secure si Marlene. Okay, sa ilalim. Si Marlene, huwag niyo alas si Marlene! Ayan, nandun si Marlene. Saan? Ayun doon! Sa may gym! Nakiusap ang NBI na sumuko na si Jason. Jason, umano ka na lang, Jason. At noong hawak na si Jason ng NBI, nagpupumiglas pa ito at hinamon pa ang mga operatiba. Nasa si Marlene. Kaya't hindi siya pinapalag, agad din nilang dinala sa ospital si Ivler. Kaya handa raw ang NBI na sumagot sa anumang akusasyon. Sa panayam naman kay Marlene Aguilar, iginiit niyang si Mark Hauser, ang British bodyguard ng kanyang asawa, ang posibleng pumatay kay Ibarle Jr. May access daw si Hauser sa baril ni Jason at kalbo rin umano gaya ng anak. Naniniwala siyang si Mark din ang nagsumbong sa mga otoridad. I never doubted his loyalty until I realized that it was him who tipped. Who sold us? Pinagtago ko pa nga siya noon eh. Sabi ko, Mark, you shouldn't be around because they're gonna think it's you. Ayon naman sa NBI, nasa korte na ang kaso. At ang ebidensya ay tinuturo si Jason Aguilar Ivler. Handa na rin daw ang mga matitibay na ebidensya laban kay Jason. Inihahanda na ng NBI ang mga kasong isasampa laban sa mag-ina upang masimula na ang paglilitis at gumulong na ang hostisya. Maan Makapagal, Patrol ng Pilipino.